ating Kuya Daniel Dazon and sa lahat po ng televiewers ng Good Morning Kuya. Magandang araw po. Oras na para pag-usapan muli natin ang ating health. Ayan, at makakasama po natin para i-discuss ang sakit ng marami na pong mga Pilipino, sadly. Yan, alamin natin bakit nga ba maraming nagkakaroon nito. Ito po yung tinatawag na kidney failure, mga kasambahay. Kasama po natin isang internal medicine specialist at nephrologist. Ayan, kasama po natin, kamag-anak yata ni Kim Choi ito. Hindi, mga kasambahay, kasama po natin Dr. Luis Lim Chu. Good morning and welcome. Thank you, Kuya. Pag-umida sa amin. Yes. Nako, importante po kasi sa atin itong kidneys natin, ano? Uh-huh. Dalawa po itong kidney na to. Ano po ang pinaka-main purpose ng kidney sa ating katawan? Actually, marami yung ginagawa yung kidney. Ang pinaka-main purpose niya, yung solution kasi natin sa buong, marami kasi ito, tubig mainly ang human being eh. Ilang percent nga po ng ano body natin ng tubig? Di ba parang mga 60 or 70? Tama ba ako? 60%, no? 60%, okay. Yung extracellular. So marami siya. Mm-hmm. Actually, now a lot of that is fluid, no? Mm-hmm. Yung fluid kasi, kailangan tama yung composition, no? So siya yung nagme-maintain diyan para tama. Oh, number two, nagme-maintain din siya sa gano'ng karami ang tubig sa ugat, sa ano. Mm-mm. Kaya nagme-maintain din siya ng blood pressure. Okay. Okay. So may component ang tubig sa katawan natin, hindi yan yung simpleng tubig. Yung blood itself is yung a lot of water. Yung blood itself, diba? Is a lot the of cells, water. The cells, yung laman. Oh, oh. Actually, a lot of it is water. Wow, okay. So, napaka-importante pala ng talagang halaga ng kidney. Pero doctor, we're talking about kidney failure. At nasabi ko nga kanina, marami pong mga kababayan natin ang sa ngayon po ay nagsasuffer sa ganyang klaseng karamdaman. What happens to the kidney? Bakit po ito nasisira or yun, nagkakaroon ng karamdaman? Ang kidney failure, ang kidney lane is a vital organ. Meaning, hindi pwede ang tao walang kidneys. Yes. No? Okay. So, hindi siya tatagal. So, there are two kinds of kidney failure. Mm-hmm. Yun yung tawag acute, yun yung nag-reverse. Acute kidney injury. Mm-hmm. No? And then yung isa naman, yung chronic kidney injury o chronic kidney failure. Yun yung permanent and that can progress to tawag natin yung pinaka last stage na end stage kidney disease. Mm-hmm. Yung at that point, hindi na kaya ng kidney ng tao para ma-survive yung person. Mm-mm. So you have to do alternative means to find na yung function ng kidney ilipat mo sa iba or you get another kidney. Okay, pero we have two kidneys, doctor, di ba? Pwede bang mabuhay ang tao ng at least merong isang kidney? You only need one half of one kidney. One half of one kidney. To function. To function. Okay. So parang reserve. Tama ba yan, there's doctor? A lot parang of reserve yung reserve isa? Functions, okay. Of the kidney. Kaya lang sabay siya ginagamit. Oh, right. Kaya okay. Usually pag kidney failure, mm-hmm. ang dalawa ang nasira. Okay. Alamin na natin ano ba yung cause po ng yung isang two kinds of kidney failure, di ba? Yung isa chronic isa at yung acute. Isa acute. Okay. Ano po ang sanhi ng unahin na natin yung acute and then paraw ba sila? Then yung chronic kidney failure? Yung acute kidney injury, for example, na stab ka. Opo. O nag-bleed ka. Mm-hmm. Sometimes nakulang ng dugo yung bato. Okay. No? Kasi yung kidney bato 'yan sa Tagalog. Tama. Sa Cebuano rinyon. Rinyon. No? Okay. So nakulang yung dugo yung kidney, mm-hmm. kaya temporary nag-shutdown siya. Okay. Pero magre-recover 'yon. Okay. No? Yung mga ibang mga children's diseases, sometimes may infection, ang tawag natin 'yon yung post-streptococcal, a lot of them recover. Okay. Which is different from mga CKD. Mm-hmm. Ang CKD naman, ang most common cause ngayon is diabetes, mm-hmm. hypertension, at saka yung progressive disease na glomerulonephritis. No? Mm-hmm. Those do not recover, but we can slow down the progress. Pero hindi siya aabot doon. Okay. As much as possible, majority will not reach the end-stage renal disease. So, complications na dumarating itong complications pagkasira ng kidney diseases, of common diseases, which is the diabetes and hypertension and glomerulonephritis at saka obstruction sometimes. Kaya naman pala, kasi marami nga ngayon ang may diabetes at may high blood pressure. Okay, so alamin na natin, doctor. Unang gusto ko rin itanong din dun sa may chronic, doc, may mga pagkakataon kasi na nasusunto kasi dito sa may bahagi. Saan ba nakalocate ang kidney in the first place? Actually. Sa likod. Sa likod yung dalawa. Okay, hindi sila kasama dito sa may dito yung puson, stomach. Yung storage ng ihi, dito yun. Oo, pero yung kidney dito po sa likod. Okay, alamin na natin, doctor, ano po ba ang pwede nating magawa
to prevent. And before that, maybe we'll talk about treatment first. Ano po ba ang sinasagawa? Kasi di ba kinatatakutan ng marami ang dialysis? Pero you're saying, thank God, there's a dialysis system. Yes. Dahil? 50 years ago, walang dialysis. If you have kidney failure, mm-hmm. then wala nang usapan yon. Okay. You will ultimately die. Mm-hmm. No? It's a good point that we were able to make this artificial machine to promote the function of the kidney. So, in fact, we should be thankful a lot of people have survived kidney failure because of dialysis. Oo. But it's still not ideal, no? Yes. Pero, and yung proseso po ng dialysis, kasi ako hindi pa ako nakakakita ng proseso or isang taong nagdadaan ng dialysis. How there are two kinds of dialysis. Okay. Yung isa peritoneal, no? Okay. Essentially, may konting bag yan. Parang swero na bag. Mm-mm. Yun yung i-exchange mo sa tiyan. Solution yon, papasok mo sa tiyan, lalabas yung mga kailangan ilabas, yung kulang, papasok naman sa katawan, tapos i-drain out mo yan, tapos maglagay ka ng bagong solution. Yes. You do that 4 times a day. 4 times a day. Pero sa edi sa bahay lang. Pwede sa bahay lang. Okay. You just visit the doctor once a month or twice a month. Okay. Yung most common is actually what we call hemodialysis. Yes. Yun naman, yung lalagay ng connection sa kamay, yung dugo, iikot doon sa makina. Ay, yung makina ang naglilinis, yung hemodialysis machine. Okay. Babalik din yung dugo mo sa sarili mo. Okay. No? And then, you do that 4 hours. 4 hours? 3 times a week. No? Okay. As much as possible, yun yung tamang, 3 times a week. Yung ginagawa ng minsan, twice a week, under treatment essentially nangyayari doon. No? So, dapat 3 times a week. 3 times a week siya. May mga dapat bang gawin ng isang pasyente before they undergo dialysis therapy? Well, as much as possible, they should visit, kung meron silang naramdaman, mga symptoms, no? They should visit the doctor early para hindi tayo aabot doon. Opo. Yun ang, then, kung sabi talaga ng doktor, malapit na po kayo, magki-kidney failure, end stage, palagay na po sila ng permanent access. Kasi yun mas mabilis. Kasi maglalagay ng temporary, yung nandito sa leg, minsan nakikita mo, these are mas maraming komplikasyon yan. Yes. Kaysa yung permanent. So yung permanent, ilalagay na mismo under the skin. Under the skin. So pag pupunta kayo dun sa dialysis center, doon na lang tutusukin. Doon na ikokonet. Okay. So hindi siya exposed. Okay, very good. Okay. At syempre, paalam po natin sa ating mga kasambahay. Sabi mo nga, doctor, pwede pong mas slow down yung proseso na pagkakaroon ng diabetes, high blood pressure, to kidney failure. How can we do that? Please tell us. The first thing is to avoid yung common causes ng diabetes. Okay. So, maintain yung body weight, ideal body weight, regular exercise, yun yung talagang natin kailangan. No? Okay. If you're prone to diabetes, sa pamilya nyo may diabetes, magpa-check kayo sa sugar nyo. Mm-hmm. No? Kasi minsan walang naramdaman. Mm-hmm. The earlier we get it, the better naman na ma-avoid natin. Kasi a lot of mga diabetes po, kung kinokontrol natin yung sugar early, mahirap sila, bihira ang pupunta dun sa kidney failure. Very good. No? So, okay. The other one is blood pressure. Yes po. Ang common error sa mga pasyenteng may high blood, sinasabi nila, maramdaman ko naman kung mataas yung dugo. Ay hindi yan totoo, absolutely. Mm-hmm. Maramdaman nila kung mataas na. Pero ang kidney damage occurs even in moderate. So wala kang naramdaman, mataas ang blood pressure mo, hindi mo naramdaman, pero ang kidney naramdaman niya. Mm-hmm. Sooner or later, aabot ka rin sa kidney failure kung pabiyaan mo siya. Mm-hmm. So those are the real things. So avoidance of salt, regular exercise, yun mainly. No? And then yung mga gamot na, may mga gamot kasi na ina-avoid, no? Yes. Some of the herbal medications are associated with kidney disease. So, really? Be careful with them. Mm-hmm. Try to do sa ano, meron namang mga anong klase mga herbal ang i-avoid, no? Mm-hmm. And avoid dehydration. Avoid yung magkulang dehydration. Ng tubig ka sa katawan, mm-hmm. no? That can also cause kidney damage. The other thing that I want to mention is kidney stones. Okay, no? Marami yes, rin po. Minsan yan sa atin na may bato sa bato, mm-hmm. no? And ang most common error doon is meron silang naramdaman, tapos ginamot yon na laser or na lithotripsy, na wala. But 50% will recur. No? Ang pag-recur, minsan wala silang maramdaman. And then too late na, several years,
lumalaki yung bato, wala sila naman. Hanggang kidney failure na sila, di ba sayang? Mm-hmm. Kasi pwede naman sana, if you get it early, pwede naman sana makontrol yun. Wonderful. Okay, mga kasambahay, oo nga, Doc, no? Minsan na nakakaligtaan natin yung mga bagay na yan. No? Pagka nagpagamot, nakala namin di nababalik. So make sure, mga kasambahay, na magpa-check up tayo regularly para po maiwasan ang pagkakaroon ng sakit. No? Thank you very much, Dr. Louise Lin Xu. Saan po kayo pwede matagpuan, Doc? I'm connected sa National Kidney and Transplant Center. Right. Okay. I'm mainly there, and then I'm also a consultant sa St. Luke's Medical Center. There we have it. Okay, salamat po na marami sa Diyos. Yan po ang ating usapang pangkalusugan para sa araw na ito. Salamat! Okay.